Friends, na naman ang aking isi-share sa inyo today, ang adobong paata na may balaklak ng saging at may twist pang kasama yan, ang toasted na peanut. Kaya tara, samahan niyo kong magluto! At syempre, kailangan natin ng pata ng baboy, hugasan yung maigi, linisan, tanggalin ang mga balahibo nito. At lagyan ng asin, luya at pakuluan po ito ng mahigit isang oras para sobrang lambot talaga yung magiging pata. And then magpigisa na ako, ang gagamitin ko margarine para mas lalong mas magiging masarap ang ating adobong pata. And nagisa ko ng luya at ng sibuyas. At syempre, ininext ko na ang bawang. At syempre, yung ating pinakuluan kanina at pinalambot na pata ng baboy, igigisa na rin natin. At nilagyan ko rin ng paminta. And then yung red bell pepper, nilagay ko na rin para kumapit na rin yung lasa ng red bell pepper sa ating pata ng baboy. At syempre, yung ating twist na ingredients na ihahalo natin na mas lalo magiging masarap, nagdurog ako ng toasted peanut, yung ating mani. Yan. Nag-ano yan, niluto ko na yan, binusabusa ko na yan hanggang sa lumabas yung aroma ng ating mani, nung peanut, mga lalabs, ayan. And then, nilagay ko na rin kasama nung pata ng baboy, igigisa na natin sila hanggang sa lumabas yung aroma nung peanut. At hayaan lamang po na magisa yung ating pata doon sa peanut para kumapit yung lasa ng peanut doon sa karne ng pata ng baboy. Mas magiging malasa kasi yung pata ng baboy kapag na-absorb niya yung lasa ng peanut. At lalagyan ko na rin po ng hot sauce. Ayan, ng chili sauce, mga lalabs. At nilagyan ko rin ng oyster sauce para added taste na rin. At syempre, may nakahanda ako rito na bulaklak ng saging. Ayan, and then nilagay ko na rin ang bulaklak ng saging. At hinayaan ko lang na medyo ma-absorb ng ating pata ng baboy yung lahat ng ingredients para nung sa ganon yung karne, lahat ng lasa, lahat ng ingredients, lahat ng sangkap ay mapupunta doon sa karne ng pata ng baboy bago natin ito subawan. And then next naman yan, pwede na nating subawan yan dahil absorb na ng pata ng baboy yung lahat ng. And then next naman, nilagyan ko na rin ng toyo. And then ang supa. And then ang pinakalast, yung ating dahon ng laurel, ilalagay ko na. And then tatakpan niyan syempre mga lalabs para mas mabilis maluto ang ating adobong pata. Me.
kailangan lamang po na kumulo ng kumulo hanggang sa magiging ganito na yung itsura niya. Medyo natutuyo na yung ating sabaw. At kapag naiiwalay na yung laman doon sa buto ng ating pata ng baboy, ready to serve na yan, mga lalo. At kapag magpapalambot kayo sa mahinang apoy lang po para siguradong magiging malambot ang inyong pata. And tcharan! Luto na ang ating adobong pata sa bulaklak ng saging na may kasamang peanut toasted. Ayan. At napakalaki talaga ng tulong ng ating toasted peanut dahil sa amoy nito na napakabango at kumapit talaga sa laman ng ating pata ng baboy ang lasa ng toasted peanut. So ayan na po ang ating adobong pata na makapalas sa puto at sobrang lamot niyan, malalas. Yun lang po ang inyong gagawin. Pakukuluan lang po ng isang oras o higit pa hanggang sa ito'y lumambot. At lalagyan nyo po ng luya at asin para matanggal ang lansa ng inyong karne. Kaya, try nyo na ito, mga lalabs. Ayan, at nabigyan ko na naman kayo ng idea sa pang-araw-araw ninyong ulam para hindi naman kayo nauungay sa yun at yun lang ang inyong ulam. Salamat po sa mga nanood. Baby, do you look so pretty in your smile, my baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty in your smile?